Let's talk for Jesus. Saan ang ilang mesa? Wala. Mababa sila. Hindi sila nag-remission mataas. Ito yung upcoming. Dito nangyari yung... Sabi nila dito nangyari yung outpouring ng Holy Spirit. Dito nagsimula mag-preach si Peter. Kasi dati yung sinasabi ng table, dati sila mapababa yung table nila. Kaya nakaupo lang sila. Diba nagbuka sila? Hindi maano na sila. Okay, so yan po ang The Last Supper ni Jesus. Gawa nang sa upper room daw yan eh. Nasa ilalim daw yung talagang ano. Dito tayo pasok. So bilang mga tour guides, ayan. Kailangan nilang matandaan kung saan yung daanan para pagka bumalik na yung mga trippers, alam na. Okay, so nakita nyo yung daan kanina sa Galicanto. Nandiyan lang kayo po pa ng bus. Doon kami babasa. So, hindi po kompleto ang pagpunta natin ng Jerusalem kung hindi tayo makaka-witness ng mga ganyan. Normal po yun sa kanila mga kabilabs na yung mga tinapay nila ay naka-expose. So, ngayon papunta na tayo ng Wailing Wall. Maghahanap na tayo ngayon ng kainan. Okay, tinatawag ito na Zion Gate, pinakamatanda gate sa Jerusalem. And kita nyo, way back pa ito ng Jordanian War kasi di ba sa kumitura ito ng Jordan. So noong 1967 war ay nakuha ito ng Israel. Kita nyo? So nasa labas tayo ng Old City. Pagpasok natin dyan, Old City na tayo. Okay, so ibig sabihin, ang tomb ni David, labas, outside siya ng... Di ba kasi ngayon hindi sila nag-reliving sa loob ng Old City. Welcome to Zion Gate. First time ko pumapasukan ito mga kabilabs. Ang Zion Gate. Ang Jerusalem Old City po, merong 8 gate. Pag nasa taas ka, ano ka talaga? Anong tawag dyan? Safe na safe ka. Marami kang advantage. Chot tayo. Grabe. Buwis buhay mga kabilabs. Sakit sa katawan to. Kaya pa? Welcome to Western Wall! Western Wall for the last time! Kainitan! Babushka. Western Tunnel sites. Papasok po tayo sa loob. Western Wall Tunnel sites. Doon po yung papasok sa Old City and ito naman po yung Dung Gate and ito po yung Western Wall and dito po yung Western Wall Tunnel site. Pangarap kong puntahan to mga kabilabs pero wala akong kasama. Pero this time, may kasama na tayo.
dami na pong mga turista, mga kabilogs. The Holy Land of Israel, illustrated maps. So saan ka pupunta rito, mga kabilogso? So bibili po tayo dito ng map of Israel bilang remembrance. And ito yung napili namin kasi nandito yung mga biblical names. So pag nagbabasa ka ng Bible, ayan, magiging aware ka. At mga passages, nakasulat siya sa kanan. So magandang remembrance yan, especially sa mga magpo-for good na. So ito po yung makikita natin sa loob. Mga remembrance. So yung mga presyo niya ay 140 shekel. Naka-shekel naman siya. I'm an Orthodox Jew, but I teach New Testament Old Testament. We get Christian groups coming in to talk, ask questions. Do you have Ark of Covenant? Ano yan? Mali yung binigay niya. Ah, hindi map. Ay, yung Old Temple. You need, how much is this? Those are 50 man shekels. Bro, bili ka nito bro, 50. Ano yan? Kailangan mo yan, bilang tour guide. Magkano yan? Pag, Philippines. Wow. Really? Kailangan mo ng map? Bilang tour guide ka, kailangan mo yan. Hindi lang ito ng temple. Right now. So, anong bibilin ko? Ito at saka... Ito, kasi makikita mo dito yung... Pati Egypt? O yung ano, Israelite journey. Ah, yung nag-ano sila, nag-resido sila. Kasi mostly yung mga... A few minutes later. Grabe! Duwi sila sa inyo ah! Ito po yung after namin. Busog na busog po kami mga kabilabs, kaya tapos lang po namin kumain. Grabe. Thank you Lord. Ang oras ay 1:10 na po ang oras. Pupunta pa po kami ng Yad Vashem. Jewish Quarter po siya. Jewish Quarter Street. Ay sa Yad Vashem. Ano ba yung makikita natin doon? Nakakaiyak yon. May mga nagsasabi na hindi ka aalis doon ng hindi ka maawa. Kasi Holocaust ano yun eh. About sa mga Holocaust ano survivor or ano yung pinagdaanan ng mga victim ng Holocaust. So makikita natin din yung mga dati nilang gamit, yung mga sapatos. Nandito na tayo mga kablabs. Okay, hi kablabs. Habang nag-aantay po tayo ng kasama natin, eh, itutuloy natin yung vlog natin kanina. Kasama natin ang ating dalawang gwapong mentors sa likod ni Miss Emily. Meron po mga nagtatagong mga chan. Naglalaki ang chan. So, si Pastor Jolly and si Bro Carlo. No photo. Thank you.
ginagawa to? Kaya nga, a few minutes later. Hi, Kabilab. So, katatapos lang po namin pumasok sa Holocaust History Museum. And wala man lang tayong remembrance. Dahil napakahipit po ng security. Although, wala naman naninita sa'yo, pwede kang maglabas, pero respeto na lang yun. So, sa mga Kabilabs ko na makakapunta dito, huwag kayong pasaway, ha? Kasi, pag sinabing bawal, bawal, ha? Huwag kayong, ano, sabi ni Pastor, lagi nga akong sinusuway. Gusto ko na sana magpicture eh. Kasi sabi ko wala ko remembrance. Pero respeto na rin. Kaya nila pinababawal yun na picturean. Yung mga ganong bagay kasi hindi sila proud. Mga bilang mga na-murder na mga Jewish. Hindi sila proud na makita sila in public na ganun yung kinahinatnan nila. Although, ano naman tayo eh. Aware naman na tayo sa Holocaust. Pagpasok mo lang sa entrance na tinatawag ka ng mga bata, nakakaano siya ng tindig balahibo yun. Never again. May the world learn the lessons of this horrific, unbenighted period of human history. May the hearts of peoples around the world remain ever open. And may the minds of all men and women learn to work together towards providing a safe haven for all who are being persecuted. Kailan ko unang president ng Pilipinas na pumunta dito as ano, di ba kasabi niya dati, inaayaw niya sa mga, ano, di ba? Pero siya pa yung pinaka-unang president na hindi, inano lang, mali lang interpretation ng tao. Sa, para sa kanya, ang napanood ko, naaawa siya, kaya ayaw niyang makita. So, paglabas po natin, may mga mabibilhan po tayo, mga souvenirs dito. Ah, ito yung magnet mo, bro. 76. Ganda dun, oh. More on sa kanila. Pilgrim na, na ano. Mm-hmm. Oh, more on sa kanila, but pilgrim na narinig. 13 check. Oh, bili ka. 14 check. Ka nakasabi na ano. Hi, Kabilab. So, nakalabas na po tayo. So, yan na po yung entrance po. Papuntang... Pabalik yun ang Jerusalem Museum. So, pauwi na po tayo, mga Kabilab. Diba, ang Holocaust History Museum ay hindi lang siya pang mga turista na tulad namin. Siyempre, para sa mga field trip din. Sa mga estudyante. So, pag mga estudyante ka dito, ayan o. Yan, mga armies. Yan yung mga bags nila. Pang malakihan talaga. 3 kilo yan ang ano. Ah, may kilo ba yan? Oo. Nalagyan nilang bitbit. So, dahil commute tayo, tayo ay naglalakad, mga Kabilabs.
Pabalik na po tayo sa Haifa. Napakabilis lang po ng ating tour. Alas 4 pa lang. Gabi na po tayo sa ating pamamasyal. Bilang galing tayo sa Jerusalem, pakutol-putol yung ating topic. Bago tayo magpaalam, natanungin natin yung dalawa nating mentors kung ano yung pwede nilang i-advise sa akin bilang malapit na ako umalis and mag-iiwalay na kami. So, yung pupuntahan ko kasi, wala na akong mentors doon. So, tanungin natin sila kung ano yung pwede nyong i-advise sa akin. Siguro, no? Kasi, alam ko naman na ano na yung foundation mo, no, sa pagiging isang Christian, no? Kumbaga, andyan na yung online Bible study mo, nag-grow ka na. I-keep mo yung pagiging humble pa rin, ano? Do not forget the Lord. Yun yan. Bloom from where you're planted. Lagi mo isipin, God will put us into some place where we could grow na naman. So, ayan, patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Time will come when we'll meet again. Who knows? Nakamandalin, endure the challenges, lalo na pag ikaw ay anak ng Diyos. People will never be the same. There are people who will love you, but there are people who will not like you anymore. So, thank you, Ty. Salamat sa inyo.